Verse 44, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsunod sa akin. At ang nakatira sa akin ay nakatira na rin sa nagsunod sa akin. 46, ako ay naparito bilang nilalang sa lukan upang ang nananalig sa akin ay ikaw manatili sa kagiliman. Hindi ako ang umangatod sa taong dumili. Dumili din sa aking salita, ngunit ayaw naman sumunod dito. Kapagkat hindi ako naparito upang matulad lang sa lukan, hindi upang iligtas ito. Verse 48, may pangangatod sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang maharapod sa kanila sa huling araw. 49, sapagkat hindi ako nagsalita na mula sa akin, sa sarili ko naman, ang Ama na nagsuto sa akin, ang siyang nagutos kung ano aking sasabihin at ipahayag. Verse 15, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya ang ipinapa sa akin naman, ang siya po ipinapahayag. Pagpalain ko ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Kaya kung manalangin, Malaking Diyos na nasa langit, salamat mo muli sa pagkakataon ito na pinagkaloob sa amin. Patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapahumba at iniipo namin ang iyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan upang kami maging banal, matuwid at walang kapintasan sa iyong harapan habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita. Hinihiling namin para ng Espiritu kayo po ang magsalita sa amin, nagiging mong ilingkod, at ikaw ang magpahayag ng katotohanan upang aming matutunan at aming tanggapin may pasasalamat ang iyong mga salita ngayong umaga. Palayo mo kami na, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ibig sabihin ng deliverance, next slide please. Ang ibig sabihin ng deliverance ay paglaya, pagpapalaya o pagpalaya. Sa Greek word, ang tawag ay soteria. Soteria. Ito yung root word. Ang pinag-root word siya ay soter, na ang ibig sabihin ay save or free. At ito rin yung ginagamit doon sa doctrine ng salvation. Yung soteriology na tinatawag. So, atin na yung pagkaralan ang paglaya ng mula kay Kristo. Ginamit ko yung salita ng paglaya o yung deliverance in English. Ang paglaya ng mula kay Kristo. The deliverance from Christ. Ang paglaya ng mula kay Kristo ay ang paniniwala sa kanyang spiritual na paraan ng pagliligtas bilang manunubos at nagpagligtas. Tama ang pananampalataya kung puso ng tao ay naniniwala sa pagiging matuwid ni Kristo. Mula doon, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng bibig, ang pagpapalaya ay lilitan ng kaligtasan at ang magiging bunga nito ay ang buhay na walang hanggan. Sa ating Kristo ngayon ay ating maintindihan na ang deliverance o yung paglaya na pinatalog sa atin ng Panginoon Jesus Kristo ay siya pabukuman ng ating tinatamasang unod na kaligtasan. Pag-aralan natin yung mga katangian ng paglaya ng mula kay Kristo o the characteristics of deliverance from Christ. Ang una, tayo ay nananalig kay Kristo at sa Ama na nagsuko sa Kanya. We believe in Christ and also the Father who sent Him. Sabi ng verse 44, tinapos ni Apostol Juan ang kanyang kwento tungkol sa ministeryo ni Jesus na may panawagan para sa pananalig. O yung belief or your faith. Nakamit natin ang paglaya dahil sa ating pananampalataya ay Kristo. Siya ang panukala na nilalaman ng Ebanghelyo. Ito ang kalooban ng kanya naman at
ang kanyang layunin ay manalig sa kanya ang kanyang mga hirap. So, binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, which is included in our faith, kung nakakaloob doon sa ating pananampalataya, upang tayo ay maniwala kay Kristo. Although hindi natin nakita ang Panginoon sa Kristo, and of course, ang God the Father, but still, we believe because of His Word. Because His Word Himself is Christ. Ang salita Kristo ng Diyos na ating pinag-aaralan ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Because He is the Word, sabi ko sa John chapter 1. He is the Word of God that became flesh. Kaya sa bawat pag-aaral natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos, ay kasama natin ang Panginoon sa Kristo sapagkat siya mismo ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ang karunungan. At dahil dito, ay naiintindihan natin at tayo ay nanalig at naliwala na ang Panginoon sa Kristo ang nagpalaya sa atin at dahil sa ating pananampalataya, hindi lang sa Kanya, kundi pati sa Diyos Ama. Ang sabi ng aklat ng Juan, kabanata 5, kalatang 24, baka tandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsumpo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So ito yung sinasabi na tayo'y pinalaya o tayo ay nakaranas ng paglaya mula doon sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus Kristo. At hindi na tayo kasama doon sa judgment na tinatawag at pinag-aralan natin ng mga nakaraan yung judgment in the white robes o yung pag-uhog doon sa puting trono. Nakalagpas na tayo doon kasi ang direksyon natin dati ay sa katiliman, sumalit dahil doon sa paglala o deliverance na binigay sa amin ng Panginoon Jesus Kristo ay nakatawid tayo at hindi na yung pag-iliman yung direksyon natin kundi yung naliwanag na patungo doon sa kaharian ng Diyos. Ang sabi pa doon sa aklat ng Juan, kabanatang 20, kalatang 31, marami pang mga himalang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo. Ang alam ng Diyos at ang kasampalataya ng iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pagpunta niya. So maliwanag, mga kapatid, that true faith ay tinanggap natin yung deliverance mula sa ating Panginoon sa Kristo. At dahil doon, ay hindi na tayo mapupunta doon sa kadiliman o doon sa kaparusahan na pinatawag. Ang kadiliman po at ang kaparusahan na pinatawag, ito po yung judgment doon sa pangalawang kamatayan ng tao. Yung eternal death ng tao, which is pupunta na doon sa nagkagata ako. Yun yung talong yun yung kadiliman at saka yun yung binabanggit dito, mga kapatid. Ang pangalawa, napanayin si Kristo bilang ilaw upang tayo ay manalig sa Kanya at hindi manatili sa kadiliman. So, pinadala ng Diyos sa mga ating Panginoon sa Kristo. Bilang ilaw. At pagkatapos, ay hindi na tayo manatili sa kaliliman. Nakaliwanag na ni Kristo ay sumaating at nagliwanag ng ating pananampalataya. Kung makikita ninyo yung transformation mula doon sa unbelief, pagkatapos binigay yung faith sa atin, pagkatapos binuhay yung ating espiritu ay inilagay yung faith at dahil doon sa faith na yun ay nakilala natin yung liwanag, which is our Lord Jesus Christ. Inalis tayo sa kadiliman. Yung kawalan ng pananalig, mga kapatid, ito rin yung isang binabanggit o isang interpretasyon ng tinatawag na darkness, yung kadiliman. Yung patay ang isang kaluluwa, kaya hindi niya makikita yung imanak. So, ito yung larawan.
kung paano tayo nagsimula doon sa dilim at pagkatapos umiling pa tayo doon sa liwanag dahil doon sa pananampalataya at ang liwanag na ito walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng mga salita niya na ating tinanggap, yung pinaniwalaan natin. Tungin, doon naman pa tayo naniwala, di ba? Naniwala tayo doon sa salita ng Diyos na sinasabi ng Biblia, no? Yung ating pinabasa, yung ating pinag-aaralan, yung ating pinag-ibulayan. Doon lang tayo sumali. At tayo doon ay naghiwanag yung ating hinabukasan sapagkat tinanggap natin yung liwanag at nagbigay ng liwanag sa atin at tayo ngayon ay wala na doon sa kadiliman. Ang tunaw at tunay na ilaw ay nagliliwanag sa atin nung makita natin ang ilaw. Paano mo? Kasi nag-reflect na po ang ating Panginoon sa Kristo sa ating Espiritu eh yung pinakikita ng Diyos Ama. Kaya pinag-aralan natin ng mga nakaraan ang physical natin ay hindi nakikita ng Diyos, ng Diyos Ama. Sapagkat yung refleksyon ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang liwanag, ang siya na nag-reflect doon sa liwanag na nasa atin. Ano yung liwanag po nasa atin? Ito yung Espiritu na pinumay ng Diyos sa atin. So makikita natin yung kalagayan natin sa harap ng Diyos na tayo'y nakikita ng ating Panginoong Diyos dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Bumalik tayo sa paglakad sa liwanag ng katotohanan, pananampalataya at humantong sa kabanalan. So makikita natin yung kalagayan natin sa harap ng Diyos at lagi tayong may assurance na sa bawat ating pagdulog, sa bawat ating pagtawag sa Diyos Ama, nakapatiyak tayo na yung presensya niya ay lagi nasa atin sapagkat ibinigay sa atin yung kabanalan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siya nagkukunik doon sa Espiritu na pinagkaroon sa atin. Ang sabi ko sa Juan, Kabanata